What's up guys and welcome back to my channel. Hello guys, this is IETB and ngayon, pag-uusapan na natin kung paano maayos yung backlight bleed sa Redmi Note 9S. So ngayon, in demand itong Redmi Note 9S dahil sa ganitong presyo, meron ka ng maayos na phone na talagang napakaswabe pagdating sa gaming. Okay na okay din yung battery life na talagang tumatagal ng higit sa isang araw. Sa akin, based sa experience ko, mamaya ipapakita ko yan sa inyo. So ito, bukod sa magandang gaming performance, okay na rin yung quality ng camera niya. Meron siyang 48 megapixel and 16 megapixel front camera. Pero yun nga, may mga nagdalawang isip pa rin na bilhin itong phone na to dahil sa issue na tinatawag nilang screen bleeding. Unang-una guys, i-correct ko lang kayo na hindi screen bleeding ang tawag dito. Ang tawag dito ay backlight bleeding. Anyway guys, para sa mga hindi nakakaalam, ang backlight bleeding ay normal lang para sa mga IPS display or LCD panels. Merong dalawang uri ng backlight bleeding. Merong IPS glow na tinatawag at yun nga ang backlight bleeding. So hindi ko na ipapaliwanag yun dito sa video para hindi na to humaba. So ito yung example ng camera nitong Redmi Note 9S. Kanina nakita nyo yung gaming performance, ngayon ito naman yung quality ng camera niya. Kaya talagang maganda. Then itong next na makikita nyo ay yung napakagandang screen nitong Redmi Note 9S. Swabing-swabi siya kapag manonood ka ng movie, lalong-lalo na kapag maganda yung quality ng pinapanood mo. Pero ito na nga, ano ba yung backlight bleeding na naging issue dito? So dito sa video na to, kung makikita nyo, hindi siya napapansin dahil light colors yung background natin ngayon. So ngayon, kung mag-change tayo sa dark background, ayan, makikita nyo na sa dalawang gilid, meron siyang white na linya. Ayan yung tinatawag na backlight bleeding. Sa maniwala kayo at sa hindi, naayos itong issue na to dahil sa software update. So malamang iisipin nyo na ano ang kinalaman ng software update, paano siya naayos, samantalang hardware issue ito. Kaya kung iisipin nyo, parang napakalaking kalokohan na naayos to sa software update. So ito, papakita ko sa inyo na about sa software update na ginawa ng Xiaomi, yun yung pinaka-highlighted nila dito sa software update na ito about sa issue ng backlight bleeding sa Redmi Note 9S. Anyway guys, nung nag-software update ako, hindi siya agad nawala. Kasi every software update natin, meron pa yang indexing. Hindi lang sa Android, kahit sa iOS devices, meron yan. It means na mag-a-adjust pa yung phone mo sa bagong software. Kaya hindi siya agad-agad nawala. Pero kung makikita nyo dito sa video na to na wala na yung dalawang linya sa gilid. So, paano siya naayos ng software update? Ganito kasi yan guys. Yung software update na ginawa ni Xiaomi para dito ay para balansehin or timplahin yung color distribution or lights distribution ng screen display para hindi lumitaw yung backlight bleeding. Kung babalikan natin yung mga dating issue, meron pa nga silang tinatawag na dead pixel. Pero ngayon, hindi na uso yung dead pixel ngayon. At uulitin ko lang na normal na sa LCD display yung backlight bleeding. Kaya huwag kayo matakot bumili ng ganitong phone, lalo na pag may nakita kayong issue na backlight bleeding. Dahil unang-una, hindi naman lumalaki yan dahil normal yan sa LCD display. Kaya yon, para sa mga nagbabalak bumili ng phone na to, okay na okay naman siya, walang problema. Tignan nyo nga na ayos na yung issue na to. Actually, nung binili ko to, hindi ko talaga napansin na meron siyang backlight bleeding.
napansin ko siya siguro one day after ng unboxing na ginawa ko. So yun, kung hindi nyo pa napapanood yung unboxing video ko dito, panoorin nyo na lang, ilalagay ko yung link sa description. Anyway guys, kung bago lang kayo dito sa channel ko, welcome na welcome kayo dito. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please hit like and please share na rin. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe. So I hope guys na meron kayong bagong natutunan dito sa issue na tinatawag na backlight bleeding. So hanggang dito na lang guys. This is IETB and see you guys on my next video.